Hi everyone. Once again, this is your diesel doctor. Greeting everyone. Good morning. Narito po tayo ngayon para sa isang presentation. At ang presentation kong ito ay ipapakita ko sa inyo ang mga sophisticated equipment that we are using in Wadi Aday auto-diagnostic scanning and electronic diesel injection pump calibration. Na matatagpuan po sa Bicenu Subdivision, Cabanatuan City. At sa ngayon po ay narito tayo sa ating service center sa Vergara Highway, Cabanatuan. Ang ating po concept dito ay Santos Basta General Automotive Services, Cabanatuan. Diagnosing. Ito po ay very effective, especially po on those with a very hard protocols like isuzu. Napakahusay po niya sa isuzu. Ito po ay tested na. At ang isa po ay ating unboxing po tayo. New one that has come only just a few days ago. Sa pagpapatuloy po ng ating presentation, ay bubuksan ko po sa harap ninyo ang isang new F-car. At ganun din po ay ipapakita ko sa inyo ang isang G-scan 3 which are, I told you, very effective in diagnosing. At ito po, bubuksan po natin ang kanyang carton. At ang makikita po natin ay isang hard case. Ito po. Medyo magigot po siya. Ano ito po ninyo ang kanyang brand name F-car. Ito po. At bubuksan po natin ang ating brand new F-car. Ito po. Ito po. Ano po ang ating makikita inside this hard case box? Ay unang-una po ay meron tayong service manual. Kung ano man po ang user's manual, kung ano man po ang ating makita rito, ating difficulty on using this, you can consult on your user's manual. Ayun po. Narito rin po ang ating interface. Ito po siya. This one is very heavy duty. Even the case is very heavy duty po. Ito po. Case po niya ay heavy duty. Ayan po ang kanyang likuran. At narito po ang ating mga sockets for inputs. Ayan po. Ito po siya. At ganun din po ay papakita ko sa inyo ang mga laman o mga kasamang accessories nito. Meron po tayong USB adapter. Iko-connect po natin dito. At meron din po tayong data link connector. Ang data link connector po ay meron siyang 16 pin connections so that we can connect
everything like this for different equipment models. Ito po, kasaksak po natin doon sa ating interface at ito po ay ang ating 16-pin. Since nakakabit po ang ating 16-pin, ay pwede na po nating ikabit once na na-connect na po natin sa ating interface ang mga sumusunod. Ano-ano po sila? Ito po. Kung mapapansin po nyo, nakasulat sa kanya ay Mitsubishi. Ito po, Mitsubishi. At 16-pin po ang isang dulo para po siya din. Ayan. Ayan po, Mitsubishi. Meron po tayong Mitsubishi. Raise po natin. Ano pa po? Meron po tayong Hitachi 4. Ang Hitachi po ay apat na pin. Meron pong apat na pin na Hitachi. Ano po ito? Is backhoe. Sa backhoe po ito. Or excavator. Ayan po. May excavator din po na tayo na 6-pin. Kumacho po ito. Ito po. Ito po ay saman. Okay? Ayan po ang kanyang connector. At ganun din po ay meron tayong kumacho. Ayan po. Ayan po siya, oh. Kumacho. At 16-pin din po ang kanyang adapter dito. Meron po tayong isang type na Hitachi, which is very popular in Success 225. Ito po, na excavator. Ito po, 6-pin. 16-pin po siya at dito ay 6. Yan po. So, we have two type of Hitachi. We have the 4 and we have the 6. So, dalawa po ang kable na kasama ng ating F-car. Ayun po. At what is the last is we have cut machinery po. Cut machinery. Ayun po. 16-pin po siya. At ito po ang kanyang saksakan. Rounded po siya. Yan po ang ating caterpillar which can be used on almost all models of caterpillar earth moving equipment, cranes, and even in excavator. Ayun po. Meron po tayong cigarette lighter for power supply at meron po tayong charging. Maita-charge po natin ang ating interface dahil sa pamamagitan ng isang charger. Ayan po siya. So, because we understand, EPCA do not get the charging to the vehicle. Instead, is you have to charge. That's why we have charger po. And then, this is our source. Then, we have to connect this to our interface. Ito po siya. Okay, andun po, power, vehicle, Bluetooth, USB. Ayan po ang kanyang mga functions. Ito po, dito po ang power. Iko-connect po natin dito sa pamamagitan ng ating data link connector at ating USB cable. USB cable. Papunta po sa ating interface bago po siya mag-connect. Ito po. USB, Bluetooth, and then actual vehicle, and then this is power. Ito po siya. Mamaya po, i-assemble po natin siya. At ipapakita ko lang po muna sa inyo ano-ano ang mga laman or the attachment which are available in our F-car. Ito po, meron po siyang dalawang nahiwalay din eh. Ito po ay para sa Denso equipment, 16-pin po, at ito po yung isang dulo. Ayan po. Meron din po tayong Ibico, which is 30. Ayan po siya, 30 pins. Ayan po siya, Ibico. Iko-connecta lang din po natin sa ating data link connector. Ang makikita po ninyo ay mga iba't ibang type ng vehicle which is we can use and we can directly connect to the our data link connector. Ang unang hinawakan ko po ay Toyota 22-pin. Toyota 22-pin. Ayun po siya. And then we have high diesel, HY diesel. Ayun po siya. 16-pin at ayun po siya. We have Toyota 17. Ayun po, 17-pin. Oh, available din po siya, Toyota. Available din po ang ating F-car OBD-16. Opo. At ito po ay Peng, Dongpeng po, isang Chinese equipment na Dongpeng. Ayun po, available din po siya, 15 pin po siya, Dongpeng.
At ito po ay sa Isuzu 20. Comparing with our this country, ay meron po tayong cable na tatlo at meron po tayong 16 pin lang. Ano-ano po siya? We have this one which is 20 pin, we have 3 pin, and we have 10. 10 pin po, pero one cable lang po siya sa ating G-Scan 3. Isang cable po, sanga-sanga lang sila, tatlo ang connector at hindi po magkakahiwalay na gaya ng ating F-car. So we have 20, we have 3, and we have also 10. Yun po. So kumpleto rin po siya gaya ng ating G-Scan 3. Ito po ay para sa Mercedes-Benz which is 14 pin. Mercedes-Benz po siya. Ito po ay para sa diesel equipments. Ito po ay para sa diesel equipments. Opo, ayan po. Ibiko, ito po para sa Ibiko. At ito po ay Toyota. It is Volvo. Opo. We have Honda. Opo, 3. What else? We have Nissan. Ito po, Nissan, 14 pin. Opo, 14, Nissan. We have also Mazda, 17. We have for self testing only. And this one is Marelli, isang type ng vehicle for European vehicle. At ito po ay Hyundai, 10 pin, Hyundai. 10 pin po siya, 16, 10 para sa Hyundai. At ito po ay para sa Daewoo, which is very popular, Daewoo, 12 pin po siya, Daewoo. Ayan. So almost all the vehicles running in the market is available, can be connected in our F-car. Ito po ay Kia 20 pin. Meron din po tayong Kia 20 pin at 16 pin adapter connected to the Deltalink connector. Ayun po. At halos lahat po, kung mapapansin ninyo, halos lahat po ng ating mga sasakyan ay makakabit po rito. May isa pong naiwan dito. Ito po siya. Ay para po siya sa BMW which is 20 pin. So even the small car we have available adapter. So makakagawa rin po tayo ng makakatest din po tayo o makakadiagnose din po tayo ng BMW. Ayun po. At ngayon po ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano po natin sila ikukonekta at paano po natin bubuhayin ang ating interface. Ayun po. Click lang po natin yung power. Lumabas po ang F-car. Ayan po. Lumalabas na po siya. Gagayak lang po natin yung ating ayan po. Open na po siya. At ito po ay dito naman. Sasaksak po natin, data link connector po natin. Ang isa ay to the engine side. Ito po ay sasaksak po natin dito. Ayun po. Yan. Yan. And then, so, engine side na po ito. Itong area na to, ilagay lang po natin din eh. At kunin po natin ang ating USB adapter para makonect po siya sa ating F-car. Ayun po. So, on the other side is heto po. Pwede po natin isaksak din eh. Yan. Ito po. Nasaksak na po siya. At ang isang dulo po ay sa ating interface. Ito po. Ito po makita ninyo. Isasaksak po natin din eh. Yun. So, in short, they are now connected to each other. Ito po. Yan o. Umilaw na po siya dito. Ang USB po ay umilaw na. At nakakabit na po siya rito. At ito po ay para sa ating engine side. Sa data link connector. So ayun po. Swipe po natin. Lalabas po siya ang mga ito. Iba't ibang option. Opo. Ayan po, meron po tayong diagnosis. Opo.
Meron po tayong remote control, may reference, we have PCI connection, we have direct toolbox, we have update, kung maka-update po tayo, and we have settings. Kung gusto po tayong iset na parameters or unit of measurements or even the language, we can get in the settings. And data management. Ang data management po ay ang ating mga, kung meron po tayong mga isinave, may screenshot po tayo, meron po tayong mga parameters na isinave. Sa ngayon po ay subukan natin i-click ang ating diagnosis. Ayun po. Pag i-click po natin ang diagnosis ay lalabas po ang car selection. Whether it is car or heavy duty. Heavy duty. Pasukin po muna natin yung car. Yung maliit. Ayun po. Car selection. So, pag pinasok po natin yung car selection, ay click lang po natin. Lalabas po passenger vehicle. Ayun po. Passenger vehicle. May special function at may OBD2. So, pasukin lang po natin muna ang passenger vehicle. Kinlik ko po ang passenger vehicle. Lahat na po ng type ng vehicle na small car ay lalabas whether it is America, Europe, Asia, China. Yun po, lahat ng different manufacturer locations ay lalabas po rito at isa-isa po nating isi-select. Like for example, this is America. All these vehicles in these lines are all made in America. And we have the Europe. And then we have the Asian vehicles which have, we have Daewoo, Acura, Honda, Hyundai, Infiniti, Daihatsu, Lexus, Kia, Isuzu, and almost Mitsubishi is still there, Mazda, Mahindra, even Nissan, SsangYong, Subaru, napakarami po, Toyota, Tata, and Suzuki. If we have the China, we click China, as China vehicles are all appearing, and we can connect now all of this, like SsangYong, SsangHongSuk, Brisa BMW, Brilliance Auto, Xiang Ford, all of this will appear in under the China. And then we now return back and go to heavy duties. Punta po tayo sa heavy duty. Yon. Kinlik ko po ang heavy duty, passenger, special function. Kinlik ko po ngayon ang heavy duty. Ayun na po. Ayun na po. Kinlik ko po ang heavy duty. Mamimili po tayo, diesel engine. Pag sinabi pong diesel engine, normally they are used for generators and other stationary and marine engines. Pag iginili ko po ang agriculture, ay yung pong mga agriculture like tractors and all agricultural equipments. E kung i-click ko po ang construction machinery. Ang construction machinery po, as we understand, ay gaya po ng mga earth-moving equipments, caterpillar, gaya po ng ayun po, click ko po ang construction, nalalabas po ay Volvo, JCB, Bobcat, Caterpillar, Case 1 and KCN. We have New Holland, Terex, this is very popular. We have Atlas, we have Dyson, we have Chonkobelco, we have Black Cat, and we have Doosan, Poton, and so many machineries that are all available, whether it is a European made, whether it is a US made, American made, or China products. Napakarami po na makikita nating heavy equipments. Kaya po ang ating F-car ay sulit na sulit po. Okay. Bumalik po tayo sa agriculture. Meron po tayong John Deere at New Holland. At ang diesel engine ay napakarami rin po. We have Detroit. We have Cummins, Caterpillar, Packard, Perkins, Chang Diesel, Doosan. At napakarami pa po na mga European, American vehicles. Ayun po. So ano po, makaka-check din po tayo ng ABS at transmission. Ayun po, makakapag-check din po tayo. Ganun po siya kainam. At mayroon po tayong tinatawag na maintenance help kung kailangan po natin na tulong o hindi natin kabisadong kabisado. Ang very important feature po nito ay gaya ng this country ay ito, DPF regeneration. Meron po siyang capability of regenerating DPF or our DPD in Isuzu models, DPD. In our Mitsubishi products, we are calling DPF. Meron po siyang capability for regeneration. Very important capability po siya ng F-car. Anyway, in our G-scan, we have also that one. Okay? So, with regards to superiority, very superior po in comparison with this country ay about heavy equipments.
That's why we have even though we have already one of the disc country, we still try to have this one because para sa mga equipments po. Dahil ang ating pong disc country ay walang masyadong capability to scan heavy duty equipments. O yun po. Sana po ay nagustuhan nyo ang aming presentation at sana po ay kung may mga katanungan kayo ay po pwede po kayong tumawag sa The Diesel Doctor, Mr. Jun, at ganun din po ay inaanyayahan po namin kayo manood sa ating mga vlog at maraming po kayong matututuhan. Sa pagpapatuloy po ay ipapakita ko naman sa inyo ang ating Disc Country. At since Disc Country we are using a couple of months already, but I want to show you still our Disc Country. Ito po, bubuwas po natin ang ating disc country. Ayan po siya. Ayan po, alaman ang ating disc country. At ito po ay narito. This is our interface. Okay. Ito po siya. Very powerful po ang disc country, especially for trucks. And small cars also is very powerful po ang disc country. Ayan po siya. At ang ating pong cable, data link connector, ay ito po, 16 pin. At meron, kukonekta po natin direct. Hindi po katulad ng F-car, may dadaanan pa po siya na connector, Bluetooth connector. Ito po ay direct. We have to plug this data link cable, data link connector to our disc country back. Ayan po. Gaganon lang po natin. And then, we have to push and screw it in. Ganun pa ang ating disc country. Ayun po siya. At anytime we are ready to operate this one, very very fast po ang installation, not like F-car. So we have the power po and we have press only the power. At maya-maya po ay magbubukas na ang ating disc country. Ayun na po siya, nag-o-open na po siya. While opening, ipapakita ko po sa inyo ang ating mga available connectors. Heto po, we have power supply from our cigarette lighter to have 24 volts out, input. Ayan po siya. Sasaksak po natin yan sa vehicle. Thus, in case our cigarette lighter is not operating, not in operation, we have to supply from the battery as 24 volts. And we have available also cables, like what I'm discussing there is 3 for Isuzu. Ang Isuzu po ay pwedeng 16 pin lang po. May mga Isuzu po, mas marami ang 16 lang po ang kanilang ginamit. Pero, may mga Isuzu po that they are using 3, 10, and 20. Pag wala po tayo nito, we cannot diagnose that type of Isuzu vehicle. So that's why we have to have always these 3. Ito po. And 16 pin din po siya. Just we have to connect in our data link connector like this one. Ayan po. Baka kapag diagnose na po tayo ng Isuzu na which are using 3 connectors. Ayan po. Pero normally, as I told you, we are using only 16 pin. Hindi po masyadong marami ang ating connector sa ating disc country because normally we are using only this for 16 pin. At ito lang po ay sapat na para sa atin. Maliban po dito sa dalawang ito. Okay? Narito po. At bubuksan po natin ang ating disc country. Gaya nito. Ayan po. Bumukas po siya. Disc country. Tapos meron po siyang mga options na diagnosis, service function, generic OBD2, diagnostic report, at software update feedback. Yun po ang ating mababasa rito. At diagnosis po ang ating pipindutin ngayon. Ayan po siya. Diagnosis. Lumabas na po ang lahat ng mga sasakyan na ating maaaring ma-diagnose dito. At ito po ay pwedeng European, Korean, US, others. And we have also history and favorite. Ayun po. Sa ngayon po, ang ating screen ay meron po siyang Nissan, Isuzu, Toyota, Hyundai, at saka Hyundai Korea, Mitsubishi, Puso, USA, Kia, Daihatsu, Daewoo, Asian Hyundai, at marami pa pong iba. Ayun po, napakarami po niyang gaya ng Jeep, Alfa Romeo, Jaguar, Acura, Infiniti,
Suzuki, Tata, at ganun din po ang mga Chinese vehicle. Yun po. At narito po ang lahat ng mga kaya niyang basahin in all regions. Say for example, in Europe, heto naman po ang kanyang mga babasahin. In Europe, Ford, Volvo, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Mercedes, BMW, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Jaguar, Land Rover at marami pa pong iba gaya ng Porsche at Mercedes-Benz. Sa Korean and Japanese vehicle, ayun po siya. Marami siya. Binasa na po natin kanina. Andun po ang Hino, Daewoo, Acura. At ang USA naman po ay maaaring USA Commercial, maaaring Ford USA, GM USA, Chrysler USA, Dodge USA, and Jeep USA. And we have others. Other than those are the following. Daewoo, Asian Demo, Jack, Mahindra, made in India, and other Chery. This belongs to others. Ayun po siya. Ayun po yung others. So, yun po yung ating mababasa. So, we go back to all regions. Andito po, halo-halo po rito yan sa all regions. Ang as of now po ay nakakonect tayo sa isang Korean vehicle. Okay, tingnan po natin kung makikita natin po siya. Siya po ay Ssangyong. Ito po, ang sasakyang nasa likuran natin ay isa pong Ssangyong. At ito po siya, i-click ko po ang Ssangyong. Ayun po. Automatic selection o manual selection na lang po natin. Ayan po siya, pwede pong Muso, Orando, Istana, at ito po Rexton, marami po siyang model, Rodeos. Ito po ay Rodeos, kaya i-select po natin ang Rodeos. Ito po, Rodeos, Ssangyong, Rodeos. At ang ano po ang ating gustong hanapin ay ang ECM, TCM, ABS, airbag. Ayun po yung ating mga options kung ano-ano ang ating gustong pasukin. As of now, we'll go to ECM po and then proceed. Ayun. ECM, yun po. And tatanungin po tayo kung diesel 2.0 D270. Ayun po siya. So, sumilek po tayo ng isa. And then we click OK. Yun po. So, ando na po tayo sa data analysis, data DTC analysis, data analysis. So, ando po tayo muna sa DTC analysis para malaman po natin kung may fault siya. Ito po, sa DTC analysis, sinelect po natin. Ang dami po niyang lumabas dito. We have glow plug open circuit, glow plug open circuit, and all about glow plug injector 1, 2, 3, 4, 5 po. Yun po ang kanyang mga DTC. All about injectors and also boost pressure sensor short and glow plug open circuit. Ayun po. Ayun po yung mga code natin. P0673, 675, 672, 201, 203, 204, 205, 202, 1677, 108, and 671. Ayun po ang ating mga lumabas. In case na-copy na po natin ito, na-record na po natin ito, ay subukan po natin i-delete para makita po natin kung alin ang active sa mga ito. Ito po, at i-erase ko po. Titignan po natin. We are asking, are you sure we want to erase all DTCs? Yes po. Okay. Ayun po. Trouble code, ensure succeeded. Trouble code, erase your succeeded. Okay po. Ayun po yung natira, which are active now. Glow plug, and then boost pressure and glow plug open circuit. All about glow plug, yun po yung natira sa kanya. Which mean these are the active DTC. Ayun po. And then, we have to go back po, and data analysis ay all about the parameters of your vehicle. Kung meron ka pong gustong hanapin, ang lahat ng mga figures, lahat ng mga measurement ay makikita po sa ating data analysis. Ayun po, meron po tayong actuation test, meron po tayong recorder, at may spatial function, which are very important part of the this country is actuation test and spatial function to make sure we can diagnose properly and system identifications. O yun po, very simple po, very easy to use ang ating this country. At hindi po siya masyadong komplikado, pero very very powerful po ang ating this country.
Ayun po, sa naipakita po namin sa inyo ang ating mga diagnostic scanner na ginagamit dito sa Wadi Aday Auto Diagnostic Scanning and Electronic Diesel Injection Pump Calibration na matatagpuan po sa Remio Street, Villaluza Division, Cabanatuan City. At ito po ay isa sa ating mga ginagamit upang maging successful po lahat ang ating mga diagnosis at ganun din po gawa natin ang tama ang mga repair na kinakailangan. Ito po ay dahil sa ating magagaling at mahuhusay na mga technicians at ganun din po ang mahuhusay na gamit gaya ng Gs Country F-Car Auto Diagnostic. Bago po natin wakasan ang presentation ito ay gusto ko po sanang batiin at i-shout out ang mga sumusunod. Shout out po sa ating mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel na The Diesel Doctor PH. Salamat po kay Paring Ben Tuldulaw ng Gapan Nueva Ecija, Bong Delica, at ganun din po kay Nomer Malana at Nomer Lopez ng Port Magsaysay. Salamat po sa inyo. Salamat po sa pagtitiwala sa inyong sasakyan na pinapagawa dito. Shoutout po kay classmate, Kapitan Gomez Guerra ng Tartaro, San Miguel, Bulacan. Salamat po sa pagtitiwala sa pagpapagawa ng inyong 12PD injection pump. Narito po at aming niyayari na. Shoutout din po sa mga tiga Alisay KSA, lalo-lalo na po kay Riven. At lastly po ay shoutout po sa lahat ng ating mga subscriber na patuloy na nanonood at sumusuporta sa Pitogo, Makati City. Thank you po sa suporta at sa inyong mga panonood. More power po sa ating lahat. At ganun din po ay binabati ko ang ating cameraman na parating nakasuporta, editor lahat sa atin, Ronald Santos. Ito po muli ang inyong Diesel Doctor. At minsan pa ay bumabati sa inyo ng magandang umaga po sa ating lahat.